ng kasalanan, ano? At even yung kidnapping, ako may kausap po ako doon sa aking tagapan, meron pong pupuntang isa. Siya ay isang negosyante. Yung kanyang anak, nakakalungkot po pagkat naging isang anak, nakidnap po yun, at ang hiningi po ay 100 million na ransom. Nakapagbigay na po siya ng 50 million, pero still pinatay pa rin po yung kanyang anak. Nakakalungkot na, at hindi na po siya nagpatuloy pa sa kanyang criminal complaint. Parang ipinasayos niya na lang yun, pero ang nakakalungkot eh, na-discover niya yung involved na nag-kidnap sa kanyang pong anak, ikumpare niya pa at isang uniformadong pulis. Pero kayo wala na servisyo, mukha nag-retire na. Pero still, pulis pa rin, ano? So, yung po mga ganun. So, ang sabi ko nga, yung ating, meron tayong grupo sa PNP, yung Integrity Monitoring, ano? This is a separate group sa Philippine National Police na siya po yung umahabol sa mga scalawags. Dapat nito, mas palakasin po natin yung internal affairs. At yung internal affairs service po ng PNP, hindi lamang sila kontento na every year magkakandak sila ng inspection, magkakandak sila ng evaluation. Dapat from day-to-day activity ng bawat kapulisan, yun ang minomonitor nila. At umiikot sila sa mga istasyon para masiguro na yung mga pulis natin sumusunod sa tama. Alam naman natin, ang dami mga pulis na hindi kontento sa sunod nila. But sa kabuuan po, ang Philippine National Police, medyo okay naman. At sabi ko nga, yung 2%, yung mga nangyayari, mga alikasgas, mga nangyayari kong krimen, doon sila po may kumping pagkukulangan. Attorney, aside sa pagiging malapit sa Presidente at yung trust and confidence ng Presidente, ano pa ang dapat na maging kwalifikasyon ng susunod na PNP chief? Yan. Attorney Ferdy. Attorney Ferdy, kapasya. Una-una, dapat malinis. He must be a man of integrity. Wala kang mapupula. At a man of strong will. Yun naman ang kailangan eh. Kanya lang ang problema, yung sinasabi nga ni Jigs, ano? Ang pulis, nasa executive yan eh. Ang chain of command yan, presidente, to the DIMG secretary, na under niya ng pulis, di ba? Pulis, yung bombero, lahat. It's a very big organization, DIMG. Galing ako dyan, nag-asset ako dyan. It takes its cue from the president. Ngayon, limbawa, nakikita nila naman ng presidente, may tanimbala, di ba? Okay. Kung pag kayo magkatanimbala dyan, makakain ko sa inyo yan. Diba? Natatakot yung mga tao. O, yung mga kriminal. O, huwag kayo matatakot. Huwag kayo matatakot. Pag lumabas, huwag kayo matatakot. I'm behind you. I'm ready to grant you pardon, etc. What you're saying is the presidency that affects peace and order overall. Oo, kasi yun ang executive. The executive implements the law. Nasa ilalim niya ang pulis eh. All the armed forces, the commander-in-chief of all the armed forces. Armed forces, yung not only the military, police, yung mga paramilitary, even yung mga security guards, may batas tayo na pwedeng in the event of an emergency, pwedeng i-deputize yan eh, ng presidente. Lahat ng security guards pwedeng i-under ng command ng presidente yan para may gera, may kaguluhan. Parang sinasabi niyo, sorry to interrupt, parang sinasabi niyo kailangan lumakas ang ng presidente para gumanda. Para lumakas ang loob ng police. Pag nakikita mo mahina yung presidente, lelembot-lembot, eh patatakot ka rin. Naintindihan ko na sinasabi niyo, Attorney Ferdy. Kayong dalawa, nagko-complain kayo, dumadami krimen, pero mataas pa rin ang rating niyo sa PNP chief. Kasi ang sinasabi niyo, sasama rin ko na kailangan magagaling sa Pangulo yung political will against crime. Oh, kasi mahirap, halimbawa yan. May magsusumbong, may nagre-recruit yung bayan ko, anak bayan, kabataan. Party list doon sa eskwela ko, nagre-recruit para sa LPA. Teka muna, kaibigan ng speaker yung mga yan eh. Yung mga head niya sa kongreso, baka ako pa madisgrasyo, pag luli ko to. Luluni, very clear. They take their bearings from the chief executive and the commander-in-chief. Not just the chief executive, but commander-in-chief of all the armed forces.
in the Philippines. Pag nakita nilang medyo patumpik-tumpik yung commander-in-chief, mawawala ng loob yan. Yan ang sinasabi ko. Thank you.